tampiguhin na kita. Okay. Ito na ba huling laban o pupunta tayo sa Game 4? Si 666 na ba ang X-Factor or si Eskiplex ba ang makakuha nito? Kayo na ang magde-decide. Well, hindi kayo. Kayo lang magkukuwento. Rob Luna, take it away. Yes, thank you so much, Wol. Pero ito na nga, mga kaibigan. This might be the end for the game. Ng series lang to, ha, for the season 1. Pero looking strong yung draft nila dito with the Claude dito. Ito pala, Prof. B. Ito so, isa sa signature hero ni Coco. Oh, yung ano. Coco. Claude. Yung Claude. Oh. Ikaw, Claude, inilabas na dito para sa ating game number 3. Let's see kung enough ba ilabas ang mga susi dito ng season 1 against sa kandado ng season 4. And natuto sila yung kanina sa burst potential ng side ng ng season 4 . Kung makapatay dito this must be an error. Pero you know, actually, Ibo doon, mga kaibigan, will be taken down and habol sila dito. And yeah, first blood dito ang ating Angela. Pero going back doon, Prof. Pia, sa itatanong ko, kanina na-excite ako, kala ko si Haze na yung mag-judge. Oo, si 666 pala. Ito, pinatay muna ang ilaw. Kinakapa sa dilim dito. Yuji Pulado as well. Nakuha dito. 0-2 in favor of season 4. Yeah. So, mukhang nakakuha ng dalawang mabilis na kill right after the pause dito ang ating season 4 champions. Pero, somehow dito, scaling into the late game. Sino mas gusto mo, Prof? Would you like ito na at para sa akin, safe tong sa season 1 . Dahil they have yung, kumbaga, pag si Ribo dito, nag-level 4 yan. Amo naman na kung ano nang gawin niya. Papasok lang siya dito kay Coco. And somehow dito, pero hold that thought. Dahil may talon na mangyayari dito sa may bottom lane. Yuji dito, nanganganib na naman. Pero nandito si Yelhi para depensahan siya. And sinasabi natin dito, maganda, Ermin, mabilis ang rotation dito ng season 4. Kung titignan mo, itong season 4 champion, isa sa mga pinakamahusay na gumamit, i-capitalize na wala pang level 4 ang kalaban nila. Gumugaw sila ng gumugaw. Apat, pinipiga nila. Yan yung sinasagad, di ba? Hanggat wala kang level 4, lamang na lamang kami sa skill list. Every balik mo sa lane, igogo ka ng igogo ng season 4 champions. Kanina pa from game number 1, ang laki level. Yung difference talaga in terms of the leveling dito. Kumbaga, katulad kanina yung number 1 . Pero mamaya na yun, may talon, may fusa kayo mangyayari. Eskiplex dito, naghahanap ng mga hatak. Pero out na muna, level 3 pa din dito. Si Ribo, mga kaibigan. And wala pa siya. Pero tingin ko may bawi. May bawi sila dito. Pero gustong i-invade dito ngayon ng season 4 ang blue or the purple buff dito ni Coco. Kinakapitalize na dito. There's a Stipa na ba? Ikakasana na. 666 sumasayo dito. Ayun na. Way of the Dragon sa mukha. Bolas. Si Stipa sa may yakap sa pader. Dalawang miyembro ng season 1 champion. They're able to take down Fusaken. And still, that's a good pick off para sa side ng season 1. And kapalit naman, nakakuha rin si 666 ni Rencho. Dinaanan lang. Opte. Hindi maganda nga pag-engage dito. That's a good luck. Walang galawan pala yung pag wala kang purify, no? Hindi ka makakalabas. Justice. Totoo, yung utinis Sylvanas sa'yo. Pero dito, ginagawa lang dito ni Coco, to be honest, mga kaibigan, is just farming. And yun yung pinakailangan talaga nila dito to come back dito sa early na ginagawa ng season 4 champs. Tama. And nakadikit lang dito si Ribo sa kanya. Ito, surprise to ha. Pwede siya ata dito mag-blazing duet. Later on, trying to burn Haze will fall another burst. Ito na si Coco, the yakap is real. Pusa kay Baby Bouncing Ball dito. Tumatakas niya dito. One to attack. JP will fall down. Inikot pa nga dito. Kel BJ nakaproon na side of Coco sa may BMI ay palabas. Grabe naman talaga. Coclod kung Coclod dito, mga kaibigan. Akala mong mamamatay na. Pero dito, Kel BJ pa yung masusunod. Hawak sila dito. May usta na mangyayari. Rito. Pero Yuji will be taking the kill. And habol sila dito. Another objective dito, Prof. B. Ito yung buwe-buwelo na. Ay, hindi nila alam si Pusakin nandun. Nagpapanggap na damo. Walang nag-ano. Ay, ano! Ay, sumilip! Nakamali! Nakamali ata. Hindi ata siya tumalot dito. Pero na-immobilize. And there you go. Pusakin will fall. A huge mistake para sa side ng season 4. Ang iniisip ko, padilim, sabay tatalon si Fusakin. Kaso hindi natuloy. Speaking of talon, Kel BJ, Imperial Jazzy, sabay na padilim pa dito, the RKO, the 3 member dito, sumabog ang dalawang miyembro, sumunod pa, make it 3, that's a double kill, make it 2, that's a double kill for the side of season 1, chaps. Ang ganda ng performance nila, 7-6 in favor of season 1.
Grabe. Alam mo yung konti na lang yung buhay doon ni ano ni Coco. Pero killing spree, bigla siyang napuno. Pero dito JP UG 1v1 with the great one. Sino nga? Pero dito na si Reebok. Sabi niya, tulungan na kita bro dahil mamamatay na doon si JP. Habol pa sila dito. Eskiplex trying to go in pero out na muna. Disengage para sa season 4 champs. Nalimutan niya siguro no na may Angel. Iberburst niya ng maigi. Kasi pagtalo niya lumiko eh. Lumiko yung ano, deadly poison. Ayun oh. Pero ang natuwa ako doon sa ano sa laban nila doon sa bit. Alam mo kung saan ano prop? Saan? Sa ikot ni Coco. Iniko, 'di ba? Nag-ulti si KelVJ pero umikot siya doon sa loob mismo ng ulti KelVJ. Oh, para maiwasan dito pero look at the RKO and nakuha na dito si KelVJ habang tuloy-tuloy lang sa pagfa-farm dito si Coco. Gumagana 'yung ano niya, killing spree. So ang laki ng ano yung tipong mamamatay ka na pero right after may makuha sa inyong isa balik yung ano balik yung buhay and another what tunod-sunod lang dito ejector at unstoppable 4666 will fall down. Totoo. Koko, mga kaibigan, kung nakilala nyo si Coco using yung mga offlane ng mga Tamus, yung mga Jawhead, isa ito sa hero niya way back pa nung mga season 2 even season 3 Claude, mga kaibigan. Eto ito, buwe-buwelo na naman ng Season 1 Champions. Score 6.8 in favor of Season 1. Nakukuha na nilang momentum dito. Rebo, na-spot pa niya ang nakatago dito na si Eskiflex. Wala pa ako nakikita masyado magandang attack dito na Yakap. They're trying to hold the Blazing Duet as well. Yun na, si Coco. May Angela kasama. Hindi nila mas ito. Hold that thought mga sir. JP will fall. Sunod-sunod na dito. Coco, walang makakontrol sa kanya dito. Wala nang tigahata. Wala na rin si JP, wala na rin si KelVJ. Nauna yung set, 'di ba? Ganda na sana ng set doon ni Fusa kay lahat. Si Flex, si Coco. Pero wala silang damage eh. Na lahat ng set gusto nila mangyari nandoon pero mamaya na 'yo dahil dito UG will be taken down by Fusa kay walang galawan. Mga kaibigan, I don't think may buti na lang naka-out pa doon si Reebo pero of course, the story of the game, Coco dito on the top lane nagbabasag lang. Tama, tuloy-tuloy lang ang basag nila dito, KelVJ. Isang magandang huli lang ni KelVJ. Possible. And there you go, Reebo. Pulado agad dito, the Yakap. Nasaan? Ito na ang counter-initiate. RKO, pinadilim na alam ng position dito. Ito, very vital to ginagawa ni JP dito. Trying to catch up with sa kanya, Coco. Pero they're able to take down Coco. Nahuli na naman dito. Hatak sa dalawa. 3-man down. Ang galing ng ginawa ng season 4 doon, ha? Yung time na ano, teka lang, hold that thought guys, trying to control Way of the Dragon, JP will fall, 666, trying to escape ang kanyang buhay, eject, oy, unstoppable force, and na-pick up siya dito ni Rencho, hindi pa tapos, susunod pa dito si UG, pulado dito, wala siyang mga skills, wala siyang last skill, wala siyang falling star moon, shortcut mode, UG, ayan na si Angela to save the day, buhay pa dito, sustaining ang sarili, naku, damay-damay pa nga, 2-in-1 plus 1, Reebo will fall down. Hindi enough yung ano eh, yung damage pa doon para i-sustain UG, pero dito may makakukuha naman silang consolation kill, that's in the name of Frenzy, o mga kaibigan, Coco dito napilitan ng gumamit ng Blazing Duet, hindi niya to tinitipid, pero ang kunat, sobrang kunat si Renzo, mga kaibigan. Ano niya, i-burst niya dapat eh. Kaya siya bumalik. Sabi ko, ba't bumalik? Pagtingin ko, nasa kanya yung red, naandun si Claude. Kasi may part doon na pwede niyang kuha ni Cyclone Eye. Tapos siya ka siya alis. Ang ginawa niya, pina-forward niya si Atlas. Si Atlas sumobra sa kanya. Ay! Nagmintis si KelVJ. Pagka nagmintis ka, yatams ka. Knowing the position, sabay thumbs up sa mukha. RKO, bumalik ka dito. KelVJ, eto na si Kuya Coclod mo. And KelVJ will fall. The king will fall. The king will fall. Pero ano, no, makunat din talaga in terms of the lifesteal or the spell bump nung ano, no, nung kay KelVJ, the Sylvana. Parang na-hold ka eh. Kasi saka parang bumabagal ka rin yata, na-hold ka dun sa attack mo. Pero yun na nga, mga kaibigan, itong laban na to, back and forth lang, hindi pa rin natin ma-determine dito kung sino ba talaga yung lamang. Pero ako, para sa akin, nakikita ko ha, in terms of map vision, I think season 1 champion, medyo nakakaangat sila dito. Regardless, na 2,000 lead in terms of gold ang season 4. Tama, mas nakakagalaw kasi ang season 1 champ, Fusaken, trying to catch Yelly Hayes, joke lang, pinoke lang pala to. Objective guys, 3-3, the gold still for the side of season 4, pero may ticking time bomb dito si Coco. Once na makaipon yan later on sa late game, may isa pa silang problema, which is
si Yuji. Yuji, Coco. Well, 666 as well. Regardless, medyo lang napipigagin dito yung ating Claude, ating show, pero damage pa rin si 666 dito, Prof. Lee. Exactly, exactly. Pero yun na, pumasok na dito, trying to hold. Napakaganda ng RKO na naman coming from Yelly Hayes. Yelly Hayes will fall down, trying to control. Dumilim na. Sinong unahin nila dito? Coco, sustaining kanya sa... Ay! Sumabog yung buhay niya! Pero he needs the lifesteal, the killing spree. There you go, Yuji is doing it. Tumalo na rin dito si JP. Damay, damay na. Oh my God! Three man down for the side of Season 1. Champion tong clash na to. Kill BJ, dinamay pa si The King. Make it 3. Kapalit ng isang tore sa bottom side ng Season 4. Grabe, di naman tatawaging Mage Dad, Mage God dito si Yuji kung hindi niya kayang patunayan yon dito in the name of the Esmeralda. Kitang-kita naman with the triple kill. Pero na-pick off na naman dito si 666 sa may bottom lane. Parang na-solo kill yata siya doon ni Renzo. Oh, ganun. Actually, yun yung pinakagustong play ni Renzo kanina pa. Kaya niya ginaw kanina si ano, ang tawag dito si Claude. Kusiye solo kill eh. Now trying to control this one. Buebuelo si Kufra. Knock up after knock up. Buhay pa! Buhay pa nga dito! They're able to take down Esmeralda. Yuji, nasa ng focus fire dito sa side. Hinihintay lang ni KelBJ ang perfect timing. Hindi siya makakatalon dito. Wala siyang kuko eh. Oo, wala siyang kuko. Ano din eh, kaya din kasi siyang i-hold on. Specifically, nandun din naman si Ribo na para ano. Pero ito ah, this gonna be the first lord dito, mga kaibigan. And Season 1 champion looking strong dito sa ating late game. Isa sa mga rules yan eh. Pagka, ano, pagka may lord, wala muna magka-clash. Isa yan sa ano, kaya si Backdown, that's a good call. Look at that, dumilin na din yung RKO. Binigla lang nila dito si JP, knock up after knock up. The knock up na naman dito, sinagot ni KLBJ, 666 will fall down. Wala na silang nagiging sagot dito against Claude. Ito yung sinasabi kanina ni Wolf. Kanina. Ano nung deadly poison, pero still, gonna be a single target. Oo nga, pero yun na, nakakuha na dito si KLBJ. 24-23 in favor of Season 1. Mukhang nga nagkakatotoo ang Nostra. They want, kailangan daw makabalik ng Season 1. Ang problema dito, itong game number 3. Oh, feeling ko na ubos ang hero ng Season 4. Oh. May bala pa yung Season 1. Pagdating sa dulo niyan, yung bala nila, may momentum sila. Ito ang lamang, no? Ng mga talagang mga from the start. Kasi ang dami nilang hero pool eh. Oo. Nasa huli pa lang baraha dito ng Season 1 going in. Dumilim na dito, trying to defend. Pero mapipinish na nga ba dito? Mula yun na. There you go. We are going to game number 4. Yes. What a very convincing ha. Na pa, parang basic lang kay Coco. No, parang yeah, binigay nyo sa akin yung Claude. Alam na yun. Natin naman si Ribo, di ba? Yan. Pakita. Pero of course, mayroon pa rin naman na mas malupet doon pagka nakasama natin dito si Wolf sa usapan, Prof. B. What's up? Binigyan tayo ng classic na Coco. Gusto ko yung sinabi dito, may footnote si